from Clutch Queen. To Bangkor real quick. Maraming Creamline fans ang umapila sa ginawang pagbabangko ni Coach Sherwin kay Phenom Alyssa Valdez. Super bash na nga si Coach Sherwin. Palitan na yan, hindi siya magaling na coach. Kasalanan niya kung bakit natalo sila. Tsamba lang yan dahil may Gia siya noon. Mag-resign ka na. Yan ang ilan sa mga hate and negative comments na ibinato kay Coach Sherwin Meneses after ng kanilang pagkatalo kontra Cheritigo crossovers. Is it true na until now ay wala pa rin siyang tiwala sa kayang gawin ng isang Alyssa Valdez? Dahil dito ay na-compare siya kay Coach Ty Bundit. Balik ka na sa Creamline Co-Smashers, Coach Ty. Yan ang tweets ng netizens after a heartbreaking loss of Creamline versus Cheritigo. Alyssa Valdez deserves a better treatment and a quality time playing minutes. The question is, paano may babalik ang confidence ni Baldo kung after 2 sets ilalabas agad ito? And the rest of the game, bangko na. Ating balikan ang kanilang previous matches this conference. Sa kanilang first game versus Farm Fresh Foxes ay starter si Baldo. Nag-contribute ito ng 9 points sa first and second set. Ngunit sa third set ay pinalitan na siya ni Coach Sherwin at ipinasok si Bernadette Pons. Akalain mo yun, 2 sets pa lang almost double digit na ang score pero inilabas ka. Sa second game versus Akari Power Chargers, sa first 2 sets ng kanilang laro ay nakapagtala si Valdez ng 7 points. Ngunit sa kalagitnaan ng third set ay inilabas ito dahil naging shaky ang kanyang reception. Tallying 8 total points in playing for just 2 sets and couple minutes of third set. Sa kanilang third game versus Galleries kung saan ay player of the game na sana si Alyssa Valdez. She really played excellent in set 1 and 2, ngunit inilabas na naman siya for the third time sa third set. Tallying 8 points out of 12 spike attempts is 67% efficiency rate. Can't imagine na nagawa ni Coach Sherwin ito, even Alyssa Valdez is having a good game. To be honest, nakakawala ito ng confidence sa isang player. Sa kanilang fourth game versus Strong Group Athletics, surprisingly, for the first time, Alyssa Valdez is not a starter. Second set na siya ipinasok. After playing in second and third set ay nakakontribute agad ito ng 9 points. She never reached a double digit scoring until now for this conference dahil sinasub out agad siya ni Coach She. At sa game kung saan sila natalo versus Cheritigo, Alyssa Valdez is quiet in first set. But after the first set loss, ay kita sa mata niya ang eagerness to get the second set. At dito na nga siya umapoy. Pinangunahan niya ang offense ng Creamline. Si Alyssa ang kinapitan ng Creamline. Leadership is a must. She just didn't play being Alyssa Valdez, but Kapitana Alyssa Valdez. Ngunit sa kabila ng good performance niya at even starting to heat up, ay sinab out siya ni Coach Sherwin sa latter part ng set 2, kung saan ay naging very crucial ang game. Isa rin ang hindi naaalala ng coaching staff na wala na pala silang challenge. Dahilan ng pagkatalo nila, panalo na naging bato pa at hindi na nga ibinalik si Baldo. Based from my personal observation ay tila naging ganito na ang technique ni Coach Sherwin. First and second set ay paglalaroin nito si Valdez. Then after that ay ibabangko na ito. Obvious naman dahil halos ganito ang nangyari sa lahat ng games nila so far this conference. Is Coach Sherwin's technique is still a technique? I guess it's not giving anymore. And mukhang hindi na effective ang double sub na ginagawa ni Coach Sherwin. Nagiging pabago-bago rin ang starters dahilan kung bakit hindi makuha ng Creamline starters ang kanilang groove. Sa isang tweet nga ay sinabi niyang, "Never pa natalo ang Creamline Co-Smashers with a straight sweep with Valdez inside the court. It's either 4 or 5 sets. Last time they lost 3-0 was back 2019 Reinforced Conference.
where she was subbed out because of ankle sprain. And now, she got benched. Kaya ayun, resulta, no sweep. Malaking what if talaga gaya ng ginawa sa kanya ng 2019 SEA Games ni Coach Shaq. Kung atin ngang babalikan ang pagiging bayani ni Baldo last 2023 Invitational Conference versus F2 Logistics and Signal na kung saan ay 2 straight games siyang naging clutch, resulting into back-to-back player of the game. Dito pa lang ay masasabi mo na when the team needs a point and composure, not only but most especially during crucial times, you trust her. Because she is Eliza Valdez. She has proven herself clutch since then. She may not be at her peak or prime anymore. Gaya nga ng kanyang sinabi na kung ang kahulugan ng prime ay scoring a point every time you attack, like how she was in the UAAP. But she has repeatedly mentioned how she wants to bring back her 100% game, her pre-injury game. After all, we're still hoping that their loss against Cherry Tigo will be an eye-opener for Coach Sherwin and even to the coaching staff of Creamline Cool Smashers, that they must believe on what an Eliza Valdez can do. Nevertheless, sana malabas muli ni Eliza ang kanyang A-game. We know naman na Creamline is Creamline. They will bounce back stronger. So that's it for today's video mga ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trends.